The girls shouted. Lalo pang at tumawak pang lalaking ito sa isang babae for a support sana. Kaso natumba pa rin siya. What's your problem? Sigaw ng kasama nitong Chris at napatingin ako na masama. And punch him as well. Dahil isa din naman siya sa mga nangharas kay Haley. He made Beanie not touch her but he took a video of her kaya takan-taka ang dalawa. Pero agad naman tumayo ang mga ito at biglang lumapit sa amin si Leon. Binaba niya si Haley and tried to help me. Nagsuntukan kaming apat hanggang sa may sumigaw at napahinto kaming lahat. Stop this fucking fight! A man yelled and my eyes widened. Nalaki ang mata ko dahil kilala ko ang boses na iyon. It cannot be him, I thought, pero nang ligonin ko kung sinong sumigaw, tamang hinala ko. It was my dad. Dad? Sabi ko at sumugod si dad at sinuntok ako maging my head spin around. Malakas pa rin si dad kahit pa matanda na siya. Nahihilo ko pero nang makita kong paalis na ang walang hiyang mga lalaki, agad kong hinila ang may-ari ng phone at inagaw na sa kanya iyon. At saka ito inapakan para masira. Magagalit pa sana si Chris pero natakot ata siya dahil may kasama mga malalaking tao si dad, his bodyguards. Hindi naman sila palaging kasama ni dad, mostly sa work lang. But I guess he felt na may mangyayari kaya't sinama niya pa ang mga ito. But how did he found out na nandito kami at kailan pa siya dumating? Third person's POV. The Wade family were all surprised to see Mr. Charlie punch his son, Sian. Honey, what are you doing? Sigaw ng asawa ni Mr. Charlie habang nilalapitan ang kanyang anak at hinawakan to sa mukha. Scanning her son's face, making sure he's alright. Isa ka pa. What the hell do you think you're doing here? Dapat nasa Manila ka but you went here and asked Leon to take good care of the company? Are you going insane? Hindi mo man lang sinabi sa akin and I found out you treated your daughter-in-law horrible. Well, I'm away. Is this all your plan, ha? Odette? Sigaw niya at gigil na tinignan sila nang masama. Nanginginig at nangangatog siya sa galit. Bago pa man siya dumating sa lugar na iyon, dahil napag-alaman niya ang ginawa nila kay Haley. Mr. Charlie did not want her to be hurt, especially that he knew that she's already damaged inside her dahil nasa nagawa niya. Honey, let me explain. Pagyakap nito kay Mr. Charlie, pero inilis ito ang kamay niya at nakita niya si Marcella, ngunit hindi ito pinansin. Pero nagulat siya na makita niya si Claire. Claire? Bulong niya at napayoko si Claire sa kanya. Honey, mag-usap naman tayo oh. Pagpapumilit ni Odette sa kanyang asawa at agad naman siyang nilingon ni Mr. Charlie. You disappointed me so much, Odette. You're a mother. How could you hurt someone like that? And how about you, Dad? Isa kang ama pero bakit mo ako niloko? Natatawang sabi ni Sian making his hair collapse. He tried to hold his composure pero sa ginawa ni Sian, mas lalong sumakit ng ulo niya at unti-unti siyang nahilo. At makalipas ng ilang segundo ay nawalan to ng malay. Honey, Tito! Sabi ni Leon at agad nilang lapitan si Mr. Charlie at agad na binuhat ni Sian ang ama upang itakbo sa ospital. Na makarating sa ospital, isa sa mga bodyguard ni Mr. Charlie naglabas ng cellphone at may tinawagan ito. Ang personal doctor ni Mr. Charlie. Why do you have to call her? Tanong ni Odette. Sorry ma'am, binilin po kasi ni Sir Charlie na tawagan si Dr. Fajardo kung may nangyari po kay Sir Charlie. But my husband did not have any serious illness. Sumakit lang ulo niya sa nangyari. You don't have to call her, just tell her. Hindi na nakapagsalita si Odette na makita niya si Dr. Fajardo na papalapit sa kanila. She could not believe in her eyes. Andon agad ang doktor. Dahil ilang minuto lang lumipas ang tumawag ang bodyguard nila sa kanya. Thank goodness! Nandito ka sa hospital na to meet someone. Ano bang nangyari kay Charlie? Nag-aala na itong tanong at napairap si Odette knowing she doesn't really like Dr. Fajardo dahil isa siya sa mga niligawan ni Mr. Charlie. But Dr. Fajardo was just wanted to focus on her career at that moment. But she confessed her feelings to him. But it was too late because she was already pregnant with Sian and Mr. Charlie married her. But it's not only because of Sian. Dahil nahulog din naman talaga ang loob niya kay Odette noong mga araw na iyon. Ang bilis mo nga naman talagang dumating kapag asawa ko nang pinag-uusapan. Matarin itong pagbati sa doktor. Kahit pa asawa niya na si Charlie hindi maalis ang pagiging bitter niya pagdating kay Dr. Fajardo. Lalo na't alam niyang wala pang nobyo ang dalaga at tiwala ding dinedate ni sino man. Odette, please. I don't want to argue with you. I have to check Charlie's condition. Sabi nito at pumasok sa pinto ng salid ni Charlie. Pero, hindi pa ito nakakapasok ng husto ay agad na siyang hinila ni Odette. May doktor na dito, Odette. You don't have to be in here. So you're welcome to leave right now.
She demanded pero bumuntong hiningan lamang si Dr. Fajardo at malungkot na tumingin kay Odette. Odette, I know that I should not tell you this dahil pabor ni Charlie na huwag sabihin sa'yo. Sabihin ang alin? Bigla namang pagsingit ni Odette sa sinasabi niya. Afraid that there is something going on between them. Kinakabahan siya but at the same time, she is prepared to hate her husband kung tamang ang hinala niya. Your husband has cancer. Matagal niya nang itinatago. Sabi nito na kinagulat ng lahat dahil bukas ang pintoy narinig nito nila si Ian. What did you just said, tita? My dad has cancer? Paglapit si Ian sa kanya at agad namang nalungkot si Dr. Fajardo at ipiniliwanag ang sitwasyon ni Charlie. Hindi maganda ang sitwasyon niya, especially that he refused to go on with the treatment dahil nga ayaw niyang malaman ng pamilya niyang karamdaman niya dahil alam niyang siyang inaasahan ng lahat. At isa pa, he wanted to hide it from everyone, pati sa trabaho, dahil alam niyang gagawin niya ng kahinaan niya para pabagsakin siya ng mga kalaban niya sa kumpanya. That's not true, nangihinang sabi ni Odette. Agad naman siyang sinilo ni Hailey para lalayan. Nagulat pa nga si Ian sa paglapit ni Hailey, pero hinayaan niya lamang ito. Is his illness gotten worse? Mahinang tanong nito. No, not yet. Pero kapag hindi pa siya mag-undergo ng treatment, it can go to worse. We can talk about it later. I just have to check his condition para masabi ko rin sa doctors dito. She said and excused herself and the family were all unhappy with the unexpected news that Dr. Fajardo just told them. Si Ian stared at his father who is still unconscious as Dr. Fajardo is checking on him. Are you alright? Biglang lapit sa kanya ni Claire pero tiningnan niya lamang ito. At hindi pinansin. At napansin naman iyon ni Hailey. At nakaramdam siya ng awa para kay Claire. Kahit hindi man alam kung ano nangyari sa kanilang dalawa before, ramdam niya ang lungkot ni Claire. Sian's perspective. What? You cannot cure my father? Tanong ko sa doktor ni Dad na makarating kaming lahat sa bahay at ihiga sa kama si Dad. Hindi ko kasi nagawang kausapin si Dr. Fajardo kanina dahil sa pag-aaralan ko kay Dad. And know that we were already talking about how to cure my dad. It is a sad information that dad cannot be cured. My mom, who's with me, talking to Dr. Fajardo is still in shock to learn about my father's illness. The same with my wife. Alam kong it was a sad news. But as far as I know, she hated my dad for forcing her to marry me. But then she looked devastated after what she heard about my father's condition. She was speechless and I am worried because she clearly has a brain fog. Kanina pa siyang walang imik at mukhang napakalalimang iniisip niya simula nang umalis kami kina Aki hanggang sa pagbalik namin dito sa ranch. Kasama din namin si Claire at Leon na umuwi pero hindi kami nag-uusap. Sorry Sian, your father's illness has no cure but he can be treated well to prolong his lifespan. And if there is a miracle, he can also be cured. But we don't want you all to get your hopes up. This is a matter of life and death and only God can let your father live. And you can help Charlie by prayers. We can all help him through that way. Paliwanag ni Dr. Fajardo at napahawak sa braso ko si Mom. Nahigpit tong kumapit sa akin at nanginginig ang mga kamay niya. Alam ko, natatakot siya sa po pwedeng mangyari kay Dad and we have mutual feelings. Hindi ko man masabi in words to them pero natatakot ako na mawala si Dad. Kahit pamalaki ang galit ko sa kanilang lahat. Siyempre, kasama na din doon si Mom. No matter how much I hated Dad, I still did not want to see him not breathing. Matapos ipaliwanag lahat ni Dr. Fajardo mga dapat kong gawin for his health. She told us na kailangan na magpahinga ni Dad kaya umalis na muna si Mom at bumaba na muna para mag-isip habang ako naman lalabas sa sana pero hindi man lang umalis sa pwesto niya si Hailey. She never moved a bit. O humakbang man lamang, tulala pa rin siya. Sina Claire at Leo naman ay nasa ibaba din kasama ng mga katulong. Hailey? I asked but she did not respond na parang wala siyang naririnig. Nagtataka naman ako pero palagay ko ay nashock pa rin siya sa nangyari sa kanya kanina. Lumapit ako sa kanya na mapansin kong nakababa ang zipper ng dress niya sa may likod. Kaya naman napangit-ngit ako. Nang maalala kong video na nakita ko, hindi pa ako tapos sa mga walang hiyang mga yon. I will make sure pagbabayaran nila ang ginawa nila kay Hailey. Tita, wala pa rin siya sa sarili kaya naman bumuntong hininga ako at tinawakan ko siya sa kamay at saka hinila ng marahan. Nagulat naman to at saka lang ata niya ako napansin. Saan tayo pupunta? Tanong niya, tuminto muna ako sandali at saka inalis kong suot kong suit at saka ibinalot sa kanya.
Parang ang awkward kasi kapag bigla ko na lang itataas ang zipper ng dress niya, so it's more better to cover it na lang. Go change first. Sabi ko at mukhang ngayon niya lang napagtanto na halos subad na ang likod niya at kita pa ang lock ng bra niya sa likod, kaya naman bigla siyang namula. At nagmamadali kaming bumaba. Inintay ko siya sa kwarto niya. Meron naman siyang sariling banyo sa loob, kaya doon na siya nagpalit ng damit. At na makapagbihis na siya, nagulat ako na lumapit siya sa akin ng sobrang lapit. At bigla na lang niyang hinawakan ang kamay ko. Ang bilis ng tibok ng puso ko. Tila ba kabayang tumatakbo at rinig ko ang bawat pintig nito. What are you? Nabubulol pa ako nagsalita pero hindi ko natapos dahil mas nalo akong kinabahan nang lumapit ang mukha niya sa mukha ko at hawak pa rin ang dalawang kamay niya ang mukha ko. I did not know, but I felt like kissing her and I think she do the same. Kaya naman huminga ako ng malalim at ilalapat ko na sanang labi ko sa labi niya nang bigla siyang nagsalita. Asan ang first aid kit niyo? Meron ba kayo? Well, siguro naman meron kayo. Tanong niya, kaya naman agad akong napahinto sa kung anumang binabala ko at nakaramdam ako ng matinding hiya sa maling akalang nasa isipan ko. I was so stupid to think that she wanted to kiss me after all what happened, but then I hated myself dahil hindi ko na ata mapipigilan ang nararamdaman ko sa babaeng ito. I thought I'm still not over it with Claire, pero nung dumating siya sa buhay ko, nag-iba ang lahat. Pero mas lalo atang mas masakit. Nasa baba, sabi ko, at agad niya naman akong sinabihan na puntahan namin. At nang bumaba kami, napansin ko, nakatingin sa amin sina Leon at Claire. I just stared at them as well in a good way. At nagulat ako nang sabihin ako ni Haley na maupo. Di man lang ako binigyan ng pagkakataong magsalita at umalis siya sandali. Pagkabalik kay dahan-dahang idinampi ang isang face towel sa mukha ko. Ouch! Sabi ko na makaramdam ako ng hapde. At pinahida niya ng ointment ang pasa ko. You know this stuffs? Sabi ko at gumiti siya. Oo. Napag-aralan ko kay Harold. His mom is a nurse and taught him first aid at tinuro din sa akin ni Harold, but unfortunately, I left him para sa bago niyang pamilya. She sounded broke and I just smiled. Listening and watching her feels great, but hearing her first love's name is painful to listen. Hindi mo na sana sila pinatulan. Tignan mo tuloy ang nangyari sa'yo. Mahinang tunog niya, and I scolded her, telling her na hindi niya dapat ako pinagsasabihan ng ganon. Dahil di ko naman pa pwedeng hayaan na lamang kung anong nakita ko. At isa pa ako naman ang dahilan kaya siya ginanon ni Aki. I'm sorry, Haley. Nadamay ka pa sa selos at kabaliwan ni Claire. I held her hands at napatingin siya sa akin. Agad hinila ang kamay niya. Napasimangot ako ng kaunti, but I chose to smile and stood up. I think I am fine now. Thank you. Sabi ko at agad nang umalis at pinuntahan ko ang kabayo ko para tumakbo at aliwin ang isipan ko. Everything is so painful. First, si Dad na may sakit at ngayon naman si Haley na iba ang dinudulot sa akin. Sa totoo lang, nang ilayo niyang kamay niya sa akin nang hawakan ko ito, nasaktan ako. Cause I could feel na walang pag-asa sa aming dalawa. After all, it is a forced marriage. I wanted to run away from her pero hindi ko alam. I felt like I want this marriage to work out pero hindi ko alam kung dapat ba. May times na gusto ko pero may mga oras din na nagdadalawang isip ako when it comes to her feelings. Cause I knew exactly na wala siya nararamdaman sa akin. Leon's perspective. Iahatid na kita, sabi ko kay Claire, knowing that Tita Odette and Tito Charlie did not like her after what happened in the past. Tumango naman siya habang papalabas kami ng ranch house. Napatingin naman siya kay Sian at hindi ko maipinta ang ekspresyon ng kanyang mukha. Tila ba napakalalimang iniisip at mukhang napakalungkot niya. Alam ko naman gusto niya pa rin na magkaisa lang ni Sian as friends. Pero looking at her right now, kakaiba ang mga titig niya. Same with Sian kanina when he was looking at Haley. Habang ginagamot siya ni Haley, they were something that's hard to pinpoint kung ano ba ang meron. Pinagmamasan ko lamang ang mukha ni Claire at napapaisip tuloy ako ng minsan kung ano nga bang nararamdaman niya ngayon kay Sian after what she had done to him and after meeting him these days ng ilang beses na. Is she suddenly changed her heart? Does she felt grateful and realized she loves Ian? Hindi ko alam, but I'm afraid to know the truth. Dahil baka masara lang magkaroon ng kaguluhan. Hindi ko na lamang masyadong pinansin ang mga kung ano-anong katanungan na pumapasok sa isipan ko. Nasa kotse pa rin kami nang biglang tumawag ang boyfriend ni Claire, pero hindi niya ito pinapansin. Sinilip niya lamang kung sinang tumatawag sa kanya at daan-daan nilagay ang phone niya sa loob ng bag niya matapos itong isilent. Are you not going to answer that? I asked carefully but instead of answering me with words,
binigyan niya lamang ako ng sapilitang ngiti. I knew already na may bumabagabag sa kanya and that she couldn't answer me. Claire, are you alright? Is something bothering you right now? Nag-aala lang tingin ko sa kanya at huminga naman to ng malalim. Ayos lang ako, Leon. Pagod lang ata ako sa mga nangyayari ngayon. Sabi niya, nainis ako in a positive way because she is trying too hard to say she's alright when it's obvious na hindi naman talaga. You're not good at lying, Claire. Dahil ba kay Sian? Diretsahang tanong ko sa kanya at kita ko na kaagad sa ekspresyon ng mukha niya na tama ako dahil lumiba ang timpla ng itsura niya. Para bang binagsakan siya ng langit at tupa? Hindi ko alam, Leon. I felt an enormous guilt inside of me right now after what I saw in him. Hindi na siya yung Sian na kilala ko. He changed a lot, Leon. Malungkot niyang sinabi, tinihinto ko munang sasakyan sa tabi para i-comfort siya. I gently rubbed her back. You know, it's not only your fault kaya siya nagkakaganon. All of us, lahat tayo nagkakamali. Tsaka it's his choice to change, to stay mad. Albeit I know the reason he shouldn't resent his family that much. But don't worry, Claire, kasi mukhang babalik ka sa dati sa Sian. Not right now, paunti-unti, but I think soon. Ngiti ko sa kanya at agad naman siyang napatingin sa akin at takang-taka kung tumitig sa mukha ko. What do you mean? Tanong niya sa akin. I smiled and drew a sigh. I hate to admit but it's all I can see right now. Tumingin ako sa mukha ni Claire at sinagot siya. I think his wife is making him back. Claire, it's hard to explain but Haley is capable of changing him back. Ngiti ko sa kanya. But deep inside of me is full of pain. Dahil lumakita ko silang dalawa kanina, it looks like Haley is starting to like him. Same with Sian, and I know I cannot have her. Kahit pa forced marriage lamang sila. Hindi ko kayang saktan ulit si Sian by loving Haley. His wife? That woman is capable of changing Sian. Paano mo nasabi? Because she is special, Claire. You'll know if you get to know her. Isa siyang mabuting tao. People misunderstood her situation but she is special. Mahinang tugon ko at iniandar ng muri ang kotse. Pinta sa mukha niya na gusto niya akong tanungin pero she's backing out her words in her mind. Nang makarating na kami sa bahay nila, ay pinagkape niya muna ako. I was planning to go home immediately but I felt like she wanted some company so I chose to stay. Eto, abot niya sa akin na mainit na baso ng kape. Thank you, I smiled. Do you like that girl, Leon? Nagulat naman ako sa hindi inaasahang tanong niya at napatingin ako sa kanya. Though she did not say whom she's talking about, alam ko na kung sinong tinutukoy niya. Humigop ako sa kape ko and I smiled at Claire. Yes, Claire, I fell in love with that woman. I honestly responded to her and she smiled at me. She is beautiful and honestly, I envy her for unexplainable reasons. Di ko alam pero I wish that I'm her. Dahil siguro, she can change Sian that easily. Samantalang ako kahit anong gawin ko, he still hates me. She stared at me and I saw the emptiness in her eyes. Claire, do you regret leaving Sian? I asked. I couldn't help it anymore and I want to hear from her the truth. She did not say anything. A long time. But she suddenly cried. I'm afraid I might. I love my boyfriend. I really do. But I am afraid that someday I will regret leaving Sian. Malungkot niyang sabi kaya naman, binitawan ko munang kape ko at niyakap ko siya. It's alright, Claire. Baka mas mabuting huwag ka muna magpunta sa lugar ko saan maaari kayo magkita. Don't get me wrong. I want you both to magkaayos but I think right now is not the right time. Sabi ko at napatingin siya sa akin habang yakap ko pa rin siya. Tumingin naman ako pababa sa mukha niya. At bigla siyang natawa. Gosh, Leon, kung di lang siguro kita kuya, magugustuhan kita. Sabi niya at bigla niya akong binatukan. Aray, ang sakit nun ah. She pouted her lips and I chuckled. Ganyan, dapat ngumiti ka lang. Sabi ko at masaya akong ngumiti siyang muli. Well, Claire is my stepsister at hindi alam yun ang kahit sino sa pamilya namin except me and Dad. I found out that my dad has a mistress and they had a daughter but he left them. Na unti-unti lang naghihinala si mom. Kahit ilang beses kong gustong sabihin kay mom dati na tamang hinala niya, ayoko masaktan siya at ayoko rin masira ang pamilya namin. So I decided to keep quiet. Hanggang sa lumapit ang nanay ni Claire para sa gastusin nila mag-ina. I was high school and Claire is in high school as well. Mas nauna lang ako ng 2 taon sa kanya. But then luckily, I was the only one at home at tinawag ko si Papa. Ayaw ni Dad ng gulo pero hindi niya magawang pabayaan si Claire. Kaya naman akong inutusan ni Dad na mag-abot ng pera sa kanila. Gamit ni Claire ang apelido ng mama niya since hindi naman sila kasal ni Dad.
and that made things easier for me to see Claire na walang makakahalata hanggang sa nahuli kami ni Daxton na magkasama. And he thought she was my girlfriend at that moment, pero pinakilala ko siyang best friend ko at doon na sila nag-umpisang mahulog sa isa't isa. I tried to warn Claire kasi kahit ampon lang si Dad sa pamilya nila, Daxton is like her cousin, pero hindi niya na napigilan ang nararamdaman niya kay Daxton. But things went east at doon na nga nasira ang lahat.